So, mga verse ko nung ito ay hindi natin lagi nababasa. Sabi po doon sa Levitico, bago po pala basahin ito, pangalala ko po sa inyo bukas, mag-start po bukas yung online. Kasali yung mga ko. Sa yung topic po ninyo ay mag-ipon na po tayo. Ayun, ano? Kasi bukas, po kasama po yung barangay. Pero kahit hindi po kasama kasi nakasulat yan eh. Baka nakaligtaan, ano, yung ating barangay. Wala rin sinakalagay na 198 doon sa ibang barangay. Pero baka wala rin tubig, pwede ko kayo mag-ipon para nakakasigurado po kayo. Matapos 3 days kasi yun. 3 days na mga araw, Lunes, Martes, Miyerkules, sunod-sunod siya. Mula alauna hanggang alas 2 ng madaling araw. So kung hindi po kayo nakapag-prepare, mahirap ang wala tubig. Okay, sige po, dadako po tayo dito sa aking babasahin tungkol sa pag-iikap ulit. Sabi po sa Leviticus chapter 27, verse 30, ang ikapo ng bawat bagay mula sa bukid ay sa Panginoon. No, makikita natin, ang bawat ikasampung bahagi ng lahat ng bagay. Kung ito po ay tungkol sa ating business, kung tayo po ay may lupain, kung tayo po ay may mga sinasaka, o dahil nandito po tayo sa city, yung ating mga trabaho, ang bawat ikasampung bahagi po nito ay sa Panginoon. Amen po? Bawat 10%, ibig sabihin, kung 100 pesos po yung tinanggap po natin, ang 10 piso po nito ay sa Panginoon. Kaya ano ang sabi rito? Ano itong mga bagay na ito na bawat bagay mula sa bukid ay sa Panginoon? Maging iyon ay mga butil mula sa lupain o bunga ng mga halaman. Yun ay banal sa Panginoon. So ito palang kasampung bahagi. Yung nilalagay mo natin sa ating offering box, ito po ay banal na mga bagay, no? At pag sinabi ko ng Diyos na banal, ito po ay mga bagay na pag-aari ng Diyos. At pag ito daw po ay binigay natin sa Kanya, makikita ko natin doon sa Kawikaan, yung chapter 3, verse 10 to 11. Pagka-patuloy mo natin itong ginagawa, naging tapat po tayo rito, ito po talaga yung pangako ng Diyos na patuloy po niyang ibibigay at isasagawa para sa atin. So ang pagkakaloob ay ito rin po ay pagpaparangal sa Diyos. At sabi po, dahil pinararangalan natin ang Diyos, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong ikapo at kayamanan at ang unang bunga ng iyong mga pananim. So makikita natin yung kung ano man mayroon tayo at yung unang bahagi ng ating mga income, unang bahagi ng ating kita sa business, unang bahagi ng ating kita doon sa kung ito may mga pananim, sabi po rito, ay dapat po natin gamitin para maparangalan ng Diyos. At sa verse 10, kung magkagayon, ganda ho niyan ang pangako ng Diyos, ano? Kung magkagayoy, mapupuno at aapaw ang iyong kamalik. Mapupuno ng bagong alak ang iyong sisinan. Ayos po ba natin ito? Amen po? Okay, sige na po, subukan natin. Pwede bang makahingi ng 500? Joke. Alam mo lang. Ay, noon, salamat po sa mga kaluhos ulit na ito'y bahagi po ng mga pagpapala na tinanggap po namin mula sa iyo. At ang bawat bahagi na ito ay banal sa iyong harapan. Eh, Lord,
ginagamit po namin ito, binibigay namin sa iyo upang parangalan ka sa pamamagitan ng aming kayamanan. At salamat po na kung saan kung gagawin po namin ito, aapaw ang aming itaka, aapaw ang aming bulsa, aapaw ang aming lalagyan, at kami po ay iyong pagpalain. Nang sa gayon, magamit po kami sa iyong karamalan at karunan. Pagpalain mo po ang bawat isa at ibalik po ito higit pa sa aming Panginoon para may magamit po kami sa mga tulad. Tinuturi ka namin at pinasalamatan. In Jesus' name.